Hello, 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 hello. Kamusta, kamusta, kamusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another video naman tayo. And yes, welcome back to my channel. I'm super duper excited kasi anytime today, October 20, 2020, lalabas na ang DJI Oso Pocket 2. Kaya naman, pakaabangan at samahan nyo ang initial reaction ko habang may nag-message sa akin sa Facebook. Kaya naman, pakatutan yan! At this is it. This is really is it. Nilabas na. Oo, nilabas na ng DJI ang DJI Osmo Pocket 2. Kaya sabay-sabay natin panoorin. Ito na. I-play ko na, ha? Same ng style. Bigger sensor, wider shot. 64MP photo. 4x zoom. Oh my god. 4060 frame rate. Yeah. 8x slow-mo. Even underwater. Oh my god. Stereo audio. OMG. Wireless microphone. Oh. Motion loves, I love it. Oh my god, ang ganda. Super ganda niya. I love it. Na-excite ako pero hindi naman sinabi yung mga feature ng DJI Osmo Pocket, and that is my initial reaction sa video na nilabas ng DJI Osmo Pocket 2. Yes! Next video tayo ng DJI Osmo Pocket 2, Magic at Hand. Sa bagay, may point naman talaga, nasa kamay mo ang mahika. Yung 8x slow motion ang pinakagusto ko, in fairness. Active track! Oh my god! Four times zoom. Meron siyang zoom. Nakakaloka. Yun ang kagandahan na may zoom in, zoom out. Wireless mic. Siyempre meron akong wireless mic. Diba? Waterproof case. OMG! May waterproof na siya, or waterproof na ang DJI. Oh my god! I love it! I love it. I super love it. As in, ang ganda ng DJI Osmo Pocket 2. Mamaya ako mag-react after na mapanood yung mga video nila. So, samahan nyo naman ako ngayon at i-check natin ang DJI website. Ano? Tara! DJI
Pocket 2. Wala na siyang Osmo po, DJI Pocket 2. Pocket size, of course, and 3-axis stabilization camera, active track 3.0, AI editor, excellent image quality, and DJI Matrix Stereo for the audio. Okay. At tingnan natin ang specs niya. Tingnan natin ang specs. Naku. Ang specs ng DJI Osmo Pocket 2, dimension 124.7 × 38.1 × 30 mm, weight 117 grams, gimbal stabilization 3-axis, controllable range, pan, tilt, and roll. Okay. Mechanical range, syempre hindi ko masyadong nag-gets yan, so hindi ko masyadong ma-experience sa inyan. Teka, bumababa lang yung damit ko. And then camera, sensor, malaki nga ang sensor niya, super. 64 megapixel for photos, and then ang lens naman niya is FOV 93 degree f 1.8, format equality 20 mm, ISO range from 100 to 6400 or from 100 to 6400, 16 megapixels, and 100 to 3200, 64 MP or megapixels. Samantala naman sa video, 100 to 6400, and for slow motion, 100 to 3,200. Ang image size naman is, syempre, for sure wala namang pakialam yung iba dito eh. Walang pakialam dito yung iba. So hindi natin sabihin ko na, hindi ko na sabihin. At nakikita nyo naman yan dito. And meron siyang HDR video resolution na 2.7K up to 30 FPS. Oh, nakakaloka. Ang ganda. And motion lapse, meron din siya slow motion. Maximum video bitrate is up to 100 Mbps. Oh, diba? Supported file format is of course a FAT32 or FAT32. And photos format naman is JPEG and DNG. Video formats MP4, AVC. Oh, diba? Ang bongga. For the battery naman, yes, capacity is 875 mAh. Application naman, of course, DJI Nemo. And required operating system for iPhone is iPhone 11 or later. Samantalang Android naman is 7.0 or later. So, diba ang bonga ng DJI Osmo Pocket 2 or DJI Pocket 2. Okay, sige, ito ang same feature lang din siya. It's just that sa bigger sensor and may zoom in, zoom out yung sa 2, samantalang sa 1 naman is wala. And also, may wireless mic ng kasama ang 2, samantalang sa 1 naman ay wala. Hindi rin nabanggit dito for connectivity kung ang DJI Osmo Pocket 2 ay meron nga bang Wi-Fi connection. So parang feeling ko wala pa, but yes, parang as per research, wala pa akong nababasa or wala akong nabasa for connectivity. Yes, pero baka naman hindi pa natin alam. So pag-uusapan naman natin ngayon ang DJI Osmo Pocket 2 or DJI Pocket 2 price. Sa standard combo or sa standard, yung basic lang, is amounting to $349. Samantalang ang creator combo, yung may mga wireless mic, may mga wired lens, ay nakakalagang $499. Medyo cheaper siya, pero okay na siya.
Okay na, not bad. Not bad yung presyo niya ha. For me, not bad yung presyo niya. Dahil maganda rin naman ang quality ng DJI Osu Pocket at kinakailangan mo lang talagang gamayin ang paggamit. Tulad ng ginagawa ko, gamay na gamay ko na kung paano gumamit ng DJI Osu Pocket. Kaya naman pag nagkakaroon ako ng DJI Osu Pocket 2, check na hindi ako maliligaw. Excited ako na makita, excited ako na mahawakan, at excited ako matry ang DJI Osmo or ang DJI Pocket. Bakit ba DJI Osmo ka DJI Osmo? DJI Pocket 2. So far, yun lang ang masabi ko about sa DJI Pocket 2. Maganda siya. In fairness sa style, ganun pa rin siya. At may magandang mga dagdag na feature tulad ng wireless mic and waterproof case na pwede mo siyang gamitin sa ilalim ng swimming pool, ng dagat, ng mga batis, ng mga talon, ganyan. Yun lang. So, yun lang. And hopefully, if ever magkakaroon ako ng DJI Osmo Pocket 2, magamit ko pa rin yung mga na-invest kong accessories dito sa aking Osmo Pocket 1 kasi medyo may kamahalan ang mga accessories. So far, yun lang po ang masabi ko regarding sa Osmo Pocket or sa DJI Pocket 2. Kahit paano, nasamahan nyo ako sa pag-react sa pag-react ng bagong DJI Pocket 2. And alam ko na kahit paano, nabigyan ko kayo ng impormasyon tungkol sa bagong DJI Pocket 2. And check na check ako yung iba sa inyo mapag-iisip kung bibili ba ng DJI Pocket 2 or hindi. Or yung iba naman ba nag-iisip kung kinakailangan ba mag-upgrade from DJI Osmo Pocket 1 to DJI Pocket 2. Kahit din naman ako napag-iisip naman ako kung kinakailangan ko ba mag-upgrade. Pero piling ko bongga siya, nagandahan kasi ako dun sa zoom, sa waterproof. Sa waterproof case. And yung sa wireless mic, hindi ako masyado naging interesado kasi meron na nga akong wireless microphone from Saramonic. So, ayun na nga. So, again, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa reaction video ko tungkol sa DJI Pocket 2. Again, don't forget to click, subscribe, and comment kung ano pang gusto nyo pagawa sa akin. And, i-upload ko na siya agad-agad. And, mag-i-edit na ako agad-agad. Oh, by the way, guys, again, ongoing pa rin ang voting for Lazada Miss Universe Philippines. And please, 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 vote for Sandra Nicole Santa Maria. At ilalagay ko ang video ni Sandra dito sa vlog na to. Again guys, maraming salamat. And I love you all. Hey everyone, so I'm here right now because I would like to ask for support for the Lazada voting app, which will find me a spot in top 16. You just have to go to the app, look for the Miss Universe Philippines tab, and find my name, and then vote for me every day. You can vote 5 to 7 times a day. And thank you so much for all your support. And this will also be an opportunity for me to thank all of those people who are truly believing and trusting that I could get to crown. So maraming salamat po, pamilya ko, mga kaibigan ko, to the Colossus, to Mashems, my co-workers in Solaire, Philippine Airlines, my Zandragon Slayers, my Kawal Zandras, and all those strangers who is believing in the power of Zandragon. Thank you guys! Love you!